Isa ka ba sa mga wondering kung naiisip ka ng partner mo ngayon na hindi kayo magkasama? Ngayon na nasa LDR kayo, ngayon na magkalayo kayong dalawa, ngayon na hindi kayo nakikita. Kung isa ka sa mga taong nag-iisip kung yung partner ko ba eh, niiisip ako sa mga ganitong oras. Palagi pa ako pumapasok sa isipan ng partner ko. Kung isa ka sa mga ganyan tao, para sa itong topic natin yun. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang limang paraan, limang tips kapatid kung paano ka palaging iisipin ng lalaking gusto. Kaya kung interesado kang malaman kung ano yung limang yan, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan kang maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang tip, kapatid, para palagi kang tumakbo sa isipan ng lalaking mahal mo. Palagi kang tumakbo sa isipan ng lalaking gusto mo. Mapa-crush mo pa yan o boyfriend mo na o baka matagal mo nang kinakasal. Ang unang tip dyan, kapatid, be you. Ibig sabihin, be authentic, be unique. Kasi tayo, may mga unique qualities tayo na hindi mahanap ng kahit na sino sa iba. Qualities na kapag ka nalaman natin ay makapa-improve natin yung sarili natin ng sobra-sobra. Dahilan para mas magustuhan tayo, mas isipin tayo, mas mahalin tayo, mas piliin tayo ng lalaking gusto natin. At yung authenticity mo kasi at yung uniqueness mo, yan yung magde-define who you are. Kaya kung ipilitin mong gayahin yung meron yung ibang tao, malamang hindi lalabas yung totoong ikaw. Hindi mo maipapakita, hindi makikilala ng taong gusto mo yung totoong ikaw. Kaya paano ka papasok sa isipan niya kung pag nakikita ka niya, naisip niya ibang tao, di ba? Kaya naman, mas mainam na be unique, be authentic, inabas mo yung totoong ikaw at sigurado, kapatid, kapag nagawa mo yun, palagi kang tatakbo sa isipan ng kahit na sinong lalaki gusto mo. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is show signs, kapatid. Hindi naman malalaman ng taong gusto mo na gusto mo sila kung hindi ka rin magpapakita na senyales na gusto mo sila, di ba? Siguro magtatanong mo na, Kuya Gary, di ba bababa yung world ko kapag pinakita ko na gusto ko sila? Di ba yun magiging dahilan lang niya para magustuhan ako dahil gusto ko siya? Ano bang gusto mo mangyari, kapatid? Di ba gusto mong magustuhan ka niya? Gusto mong maging partner siya? Kung gusto mo mangyari yun, pakita mo na may chance na siya na pumasok sa buhay mo. Pero huwag mong hahayaan na yun yung tanging reason lang para i-pursue ka niya. Dahil kung yun lang talaga yung reason, crush ako nito kaya ito na lang din yung gusto ko. Hindi magiging worthwhile yung relasyon nyo. Magpakita ka ng mga senyalis na gusto mo siya, pero hindi mo ibababa yung worth mo. Hindi mo ibababa yung halaga mo sa mata niya. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is always improve to glow. Sa mundo natin ngayon, punong-puno na ng mga taong mas pinipili nilang gayahin yung mga idolo nila, yung mga taong gusto nilang gayahin, kumpara sa ilabas yung totoong sila. Which is nagiging dahilan kung bakit nababawasan na yung quality woman na hinahanap ng mga lalaki. Kaya naman, kapatid, para lalo kang pumasok sa isipan ng taong gusto mo, palagi kanyang naaalala, nababanggit o gustong makita, huwag na huwag mong hahayaan na mawalan ka ng something na ikagaganda sa mga mata niya. Be you and you will be unique. Yung pa doon? Hindi ka mahihirapang ilabas yung pagiging authentic mo dahil yun naman talaga yung qualities na meron ka. Hindi mo kasi ini-imitate yung iba, di ba? Kung ano lang yung meron ka, yun lang yung kaya mong ibigay. At kapag nagustuhan ka nyo rin sa parte na yun, saktong-sakto ka sa buhay niya. Okay, proceed tayo sa ikaapan, which is avoid negativity. Huwag na huwag mong hahayaan na madala ka ng mga negatibong response ng iba. O even ikaw mismo, madala ka ng negatibong pag-iisip mo. May mga pagkakataon kasi na may magsasabi sa'yo na huwag mong i-pursue yan kasi hindi yan magandang partner. Huwag mong piliin yan dahil meron yan pangit na habits, may mga pangit niya na ginagawa. O even ikaw mismo, nagda-doubt ka na hindi mo siya gustuhin kasi nga nadadala ka ng mga negatibong response ng iba. Without thinking kung ano ba yung mga qualities na nagustuhan mo sa kanya.
Kaya ikaw mismo, sumusuko na. Ikaw mismo, umaayaw na. Sa kalagitnaan ng magandang relasyon, bumibitaw ka na. Huwag mong mahayaan na mangyari yun. Dahil una, hindi nakakatulong sa mental health mo yan. Pangalawa, hindi yan magbibigay sa'yo ng masayang buhay at masayang eksperyensya sa buhay. Diba? Kaya hanggat maaari, hanggat makakaya, avoid negative people and even avoid negative thinking. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Last but not least, syempre, ikalimang tips para lang kang pumasok sa isipan ng lalaking gusto ay remember your worth. Huwag mong kakalimutan, kapatid, kung gaano ka kahalaga. Kasi naman, di ba, kapatid, ikaw yung magsasala kung sino yung mga taong pwede mong papasukin sa buhay mo. Kung karapat-dapat ba siya maging pagkatin ang buhay mo, karapat-dapat ba siyang bigyan ng panahon, pagkakataon, at oras mo. Pumasok sa masayang yugto ng buhay mo. Wala nang iba. Ibig sabihin, kung ibababa mo yung worth mo dahil gustong-gusto mo ng taong ito, ginababa mo rin yung standards mo, yung taong makukuha mo ay mababa din ang worth niya. Kaya naman, kung mataas yung standards mo, mataas yung worth mo, dahil alam mo kung gaano ka kahalaga, alam mo kung ano yung worth mo, na worthy ka rin na maging parte ng buhay ng taong pipiliin mo. Lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa natin, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po ito sa channel ko at pakisubscribe na rin ang channel ko. Hit also the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Kung hindi mo pa ako na-follow sa Facebook page ko at sa TikTok account natin, nandiyan yung sa description section below. Please follow me and you can message me on that social media accounts para mapag-share ng mga nararamdaman, mag-share ng mga insight and advices sa inyo. So, kita-kita tayo dyan, kapatid. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and I will see you on my next video. Ingat ka din palagi, kapatid. God bless.